No. Hello, kagut po. Magandang hapon sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Welcome to my channel. Ayan kagut po, safety ko na naman si Burnok. Sana ay huwag kayong magsawang manood sa kanya dahil obligado kasi na trabaho ko yan. Yan kasi yung parte na ng buhay ko. Sana panuurin nyo hanggang siya ay maturuan ko na sa bukid. Yan, laking tulong kasi siya sa atin pagka maturuan natin. Dahil talagang maraming pakinabang talaga ng kalabaw, lalo na ay tayo ay magsasaka. So ayan, nakaraos naman sa ano siya nung bagyo, buti na lang ay hindi naman ganong malakas kung nakita nyo naman sa ating video nung nakaraan. So ayan, iiwan na natin siya dahil sisilipin din natin kunti yung ispan natin para makita nyo naman yung kalagayan niya, yung mga isda saka yung mga maisnon na nabagyo, kasi nandito lang din naman tayo. So daanan na lang natin yun, at mamaya yun nga nasabi ko noon na magluluto kami ng yung mais na dinding. So yun siguro yung hapunan natin para ano na rin, mapakita na rin yung mga hindi pa nakakasubok sa mga mais na dinding. Ayun, gagawa tayo nun. Pero yun nga, pauwi pa lang tayo. Sinipti ko lang to si Burnok, kaya babay na sayo. See you tomorrow. English yun. So ayun, punta na tayo dun sa may pispan. Ano, pakainin ko na lang muna yung ano nung mga tilapia, saka may bangus kasi, magkahalo yun. Daanan natin. Barbon. Dito sa dinadaanan natin kagut po ito. Ito, napakita ko na ito noon. Ayan, yung nagtataka ko talaga nito dahil ano, bilog na parang ano siya, guayabano. Ayan. So nahuhulog lang yung mga bunga. Diyan isa hinog na oh. Ayan. Ayan. Dahil hindi ko mahawakan ito, pisain ko na lang. Ayan oh, yung laman. Ayan. Ang daming buto. Ayan. Hindi ko alam kung anong pangalan kasi nito.
hindi naman guayabano. May mga nakapagsabi na ano daw pala to, gamot, pero hindi naman natin alam kung gamot ito, kung taliwas naman sa ating ibang sakit, kung may sakit tayo. Ayan pa yung isa, oh. Ayan. Hinog na hinog. Dali at aking ano, pisilin. Oh. Parang ang sarap, ano. Ayan, oh. Yan, parang guayabano na ano yung kulay. Parang ang sarap naman yata yung ano. Ulit-ulitin ko pa ba? Ito, sagot ko. Ayan. Ayan yung bunga. Parang yung ano siya. Ayan o. Yelo yung kulay sa loob. Matikman na lang para malaman natin kung ano, anong lasa. Ayan o. Parang yung amoy ay parang mabango, parang guayabano rin na... What? Hindi ko maintindihan. Bro, what are you talking about, man? Parang guayabano na... na ano yung lasa. Na matabang. Ganun. So, huwag na natin kainin, baka... papakamak tayo dyan. Na lang tayo, magpakain na lang tayo ng isda. So ayan, nakagut po yung ating pispan. Ganyan na yung itsura. Yung video natin nung bagyo, ito, kung nakita nyo naman yung umahagos, ang daming tubig na galing sa dyan sa taas noon. Dyan sa bundok. Dyan. Talagang malakas yung tubig noon. Ngayon wala na. So tatawid tayo. Yan. Ayan, nakagut po. Yung itsura ng ating pispan. Ayan, lumalim na siya. May mga part pa na natibag na dung banda. So, ayan naman yung mga ating mais. Ano na, yung sabi ko nga na natumba na. At ang ating upo ay ganyan na, parang iwan ko na. Ayan, may mga sitaw pa na paisa-isa yung bunga, pero talagang ano to noon. Sa hangin. Yung kagot po, doon tayo magpapakain kasi iniwan ko lang yung ano doon. Yung kanilang pagkain. Ito may mga mais din na ano, mga nakatayo rin. Pero yung mga iba ay ano talaga. Agirig, nagirig sa Ilocano. Yung liad, lumiyad. Ayan, lalo na noon nung ano to ay kinaumagahan ng bagyo ay ito, talagang bagsak po noon, pero parang manuna sila, oh. Pero may laman na rin. Kahit pa paano, may laman na rin. Baka may mapakinabangan pa tayo dyan. Yun. So, mainit ang panahon. Ayan, gagot po, dito tayo magpapakain. Ayunin ko lang, tapos mamaya, yun, kuha tayo ng mais nga na ididing-ding natin. Hapunan na yun. Yan, kunin ko lang yung aking, yung pagkain nila. Kasi iniwan ko na lang dyan. So, ayan sila, kagut po. Ayan, kumakain na. Hindi nga lang natin ganong nakikita dahil against the light. Against sa ano, siguro itong yung init, pahapon na kasi. Ayan, malalaki na rin. Oh, nakakaaliw na panuurin pa pagka lumalaki na sila dahil para silang ano na nag-agawan na ano. Yan naman yung mga iba, yan yung mga bangos. Ayan, lumaki na rin. Yun nga lang ay kakunga na may mga ibon dito na nakikiubos din ng ito,
mga isda, mga terror na ano yun, mga terror na ibon yun, salaksak, tawag sa amin. Bilis pa naman yung ano, yung lumipad, yung bigla na lang silang anuhin, puklawin. Yan, yung mga bangus. Yan, kalat sila. Yung mga iba ay nandun din, gumanda. Agot po, uwi na tayo at kukuha tayo ng mais. Didingding, yung panghapunan. Gaya dati. Tara! Agot po. Ito, dadaan tayo dito sa bahay ni ate. Ayan. Ito na yung bahay niya, hindi matapos-tapos. Marami pang kailangan, agot po. Nag-ano siya? Nagpapagawa siya ng cabinet. Ayan, para masilip din natin yung loob. Ayan. Ayan na itong kusina niya noon. Ayan, marami pang kailangan ito. Ayan, yung kagat po. Ang kanyang banyo. So, ito yung napili niyang pintura. Ayan. Gray at puti. Kulay abo. Ito sa loob. Ayan. Ayan. Ayan naman yung aking anak. Ayan. Balbalsig kayo ano. Okay. Punta nga tayo dun sa pinagagawa niya ng cabinet. So ito yung kanyang loob, kagot po. Ayan. Itong tiles niya na hindi matapos-tapos. Kasi talagang kailangan talaga ng budget niyan. Ayan yung isang kwarto. Ito na yung may video na tayo ito noon. So ito. Ito yung napili niyang tiles. Yung ano sa kanya, yung maganda sa paningin nila. Ayan. Ayan, kagot po. May pintura na rin yung loob. Yan yung napili niya ng pintura. Yan, yun yung CR. Yan, so ito yung tigagawa natin ng ano, divider ba yan, Mario? Cabinet? Cabinet. Cabinet. Yan, cabinet. So, yan yung mga sinasakay natin sa tricycle minsan. Yung binabalikan natin yung sinabayo, palingke. Plywood na... Nya? One port. Halaga ito eh. One port daw. So may size kasi yan. Nakita niya nga na yung kapal. Oh. Talagang ano. So marami pa talagang gawain nito. Good po. Ang daming ano. Mga... Ito. Mga... Tukador. Tukador sa ano, Ilocano. Ayan. Maganda kasi yan dahil mga gamit ay may, pag matapos yan ay may ilalagay na dyan. Gamit nila. Hindi kahit ilagay mo lang sa loob. Ayan, malinis na tingnan. Ito yung talagang ano natin. Bilib ako sa taong to. Pamangking ko rin. Dahil
all around nga, mata tiles, siya na yung nag-tiles niyo. Mga pa-tiles, mga pa-karpintero, mga mason, ganyan, mga CR yan, mga ginawa niya. Kaya sa mga kababayan din na ito, kunin nyo na siya, mag-extra. Extra sa inyo, extra service. May kasama pang masahe kung gusto nyo. Masahe. Ay, yung asawa niya, shout out sa kanya, masahista yun. Shout out sa pagiging kung si Ros na tumamaw. Gutierrez na pala, kasi Gutierrez na to si Mario. Yung asawa mo, si Pag. Okay. So, huwag nating guluhin dahil ano, baka maiba yung ano niya dyan. Maging hindi na pulido yung kanya ginagawa. Silipin natin yung isang kwarto. Ginawa rin niya yan. Bueno. Hay kanali. Hay kuram. Ang aming apo. Buksan natin. Ayun. So, ang dami yung mga gamit niya ay ano na. May iba, andyan na. Ayun, magkaiba yung ano. Styles. Kagot po. Ito pa lang yung nakita kong bahay na magkaiba yung kulay ng loob. Itong isang kwarto ay iba naman yung kulay. Oh. Kasi dalawa yung ano dito. Shout out kay Ate Helen. Yung kwarto yun niya, itong isa daw. Kwarto ni Ate din nung isa. So magkaiba yung kulay. Ito, cream. Cream ata to. Yung parang yellow siya na puti. Ang kagot po yung ano sa kwarto na. Ito na yung kwarto niya noon. So marami pang, sabi ko, marami pang itong gawain nito. Marami pang perang ano. Hindi pa kompleto. Ito, wala pang tiles ito. Ito yung pinakaminsala niya. Ayan. So, sana Lord ay magkakaroon din naman sana tayo ng ganitong bahay. So, sa pangarap na lang siguro. Pero walang imposible sa Panginoon. Salud po. Ayan. Okay. Tara na. Kuha na tayo ng mais. Kasi napasok naman na natin to. Ito, iibahin daw ng kulay kasi ayaw daw nila. Kikis-kisin niya. Kinis-kis na yung mga iba. Ano kasi ito? Mahugani. Pero mahugani yung kulay. Pero iibahin daw yan. Ayaw daw nila. So, tara na. Sa bahay. A few moments later. Kagot po. Ito, kukuha na tayo ng mais. Yung nakikita nyo yung mga ating mga mais ay ano na. Nag... Ayan, lumiyan. Kaya kukunin na natin kasi dapat ang dinindang yung talagang ano lang, yung talagang yung maliliit pa yung laman. Yun talaga. Kukuha na lang tayo ng mais. Ilaga na lang yung mga iba. Saka idingding na lang yung mga walang laman kasi babalatan natin mamaya. So, kung mga natumba. Ayan. Makikita nyo dito, may ito, mga lalaking bayabas. Ito, tanim ko to. Ayan, bayabas pa yan, oh. Ayan. May bunga na, oh. Oh. Kita mo. Ayan. Malalaking bayabas yan. Oh. So, yung mga bata, nasasawa naman sa bayabas. Ayan na kagot po yung ating mais na
idingding. Ayan, akasya na siguro yan. Ayan, ang laman. Ayan o. Parang matigas na nga. So si Mrs. ay Bisaya to. Kapatang mga dagiti kwantuin na ni. Dagiti kalugar ang mga kwan, kababayan mga Bisayan. Nyamuti may bagam kanyada. Kasa nangungut no may kaiti ta, may kaiti kababayan takwa. Ding-ding tayo ti may iskunang. Kasa nungut na dyan ikon i-translate mo Bisaya. Kababayan, magluto tayo ng mais kunang. Kasa nungut. Tagalog. Naimas na ito kasi yan. Lami. Lami na ito. Okay, buka mo. Ayan, kagot po. Babalatan na lang. Tapos mamaya, gagayatin. Gayat ba yun? Gayatin. Tanggalin yung laman niyan. So yun yung ating ididingding mamaya. Okay. Tayo. Oh, ang ating pusa ay nagiginawata. So marami kaping pusa noon dito, kaso iwan ko, lumayas na. Ganyan kasi yung mga ibang pusa, pagka lumalaki na sila ay lumalayas na. Kaya ito, naggalaga na naman tayo. Sana ay hindi nalalayas to dahil marami ng kalaban dito sa bahay. Mga laka. Ayan. So ayan, pagka kumulo na yan, ilagay na natin yung mga rekado. Simple lang yung pagluto niyan, dinding-ding na mais. So ayan, kagot po. Dahil kumukulo na yung tubig, unahin natin ilagay na lang yung sahog para maglasa siya. Ayan. Kaka mamaya, paglan ng asin. Ayan. Sibuyas. Ayos sibuyas pa lang. Sahog na tipon. Lagdaw sa ano yan, lupano. So pwede nang isabay yung kanyang sibuyas. Ayun. Alam mo. Kumukulo na. Lagyan na natin ng asin. Dapat asin lang ito. Pagka kasi yung mais, mas maganda yung asin. Ayan. So pagka yung mga laman-laman ng mga kamuting kahoy, ganyan, mga gabi, ayun, mga baguon yun ang ginagamit sa, ano, sa Ilocano, sa dinding. Ito kasi ay mais, kaya ito lang. Pagpapal muna.
So, kailangan din may bitkin kunti. No, kunti lang dahil malinamnam na yan. Ating mais malinamnam. Ayan kagot po, pwede nang ilagay yung laman ng mais na ano kanina, yung nagalit. Ganyan yung itsura. Ayan, mamaya ay alsa yan. At saka mag-yelo ang kulay mamaya. Parang mag-yelo, mag-yelo na yan. Ayan, o alsa, parang lalambot din yan. Ayan. So, masarap yan. Sabaw pa lang ay ano na. Okay, takban ulit at mamaya pagka malambot na. Ayan, pwede nang ilagay yung magulay. Ganyan lang kasimple yan. Ganyan lang kasimple, kagot po. Okay. Okay. Ito, kagot po. Tignan natin kung ano na yung malambot na. Madali lang ito maluto dahil ano naman, yung nakakabata pa, mura pa. Kita nyo yung kanyang tura, ganyan. Ayan o. O, andun na yung mga hipon. Ayan, umambot na o. Umalsa na. So, naging marami na siya. Ito, ilalagay na natin yung gulay. O, ayan na. Umalsa na talaga. So, ayan, kagot po. Luto na. Tanggalin na natin. Baka masobrahan ay masunog. Kasi minsan nasa ating ngayong lupon ay talagang nasanay na kami sa ganito. Ayan. Ito naman yung ating kuryente. Flashlight. Para makita natin. Ayan, tingnan natin yung itsura. Ayun. So, kung nakikita nyo, nagiging yelo na siya. Ayan. O. Masarap to. O. Ayan. Ganyan. Okay. Pakain tayo nito. A few inches later. Kagot po, tayo ay kakain na dahil gabi na rin. Thank you Lord sa mga ganitong pagkain na binibigay mo sa amin. Thank you. So, ayun kagot po. Kain na tayo. Siguro hindi na natin pakita yung kain natin para si Krisha ay naman naman to. Hindi naman makakain to pagka nagbibidyo sa kanya yung mga anak ko. Dahil yung kamahiyaan sila. Ayun, Krisha. Kain na tayo. Okay. So, yun guys, ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, share na rin guys. At higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.